host at kaibigan ng scalp. At teka, sandali. Si Jake nga, Jake Cuenca, Coco Martin ni-reject ni Danita. Ito pa ba naman ang papatuloy niya yung pagiging scalper ng ticket? kahit hindi sila naging Emmys. Bakit kasi pagkakamoy? Show naman. Bakit yung pagkaka-approach ni Janos? Kasi pwede naman yung show lumapit sa amin na, uy, may bilang ako ticket for you. Kasi ginawa niya na parang, uy, bigay mo sa friend mo na parang, ay, nako. Dahil dyan, alisan natin ang Jay, ang pangalan ni Janos. Gawin natin siyang Del Prado. Pero si Janos, friend ko rin naman si Janos. At tawagan ko siya lito. Hindi talaga patigil-tigil na ito si Icy. Okay, show go, go, go. Naman tayo dahil ang tunay na scalper ay ikaw. Alex. Hindi mo nakikita si Danita, di ba, sa concert? Okay. Nakikita ko nga sa Araneta yun. Naka-disguise. Uy, nakita ko kanina, si Alex na nasa phone sa passing room. Ito na, prep.ph. Simula ni Roldan Castro. How many points did you score last night? 15 points. That's awesome. Kausap si Jared. Hindi pa nga sila magkakilala ni Jared. Eh, wait, hindi si Jared yung kausap niya. Prep.ph, simula ni Roldan Castro. Sagot ni Poco ang sa isyong sinabihan siya na pangit ni Mo Twister. Baka pag nakita niya ako sa personal, ma-in love siya sa akin. Wow! Personal. Sige, para makita natin. At marami raw tao na gustong maging gano'n ang mukha niya para yumaman. Wow! At ito daw ang itsura na nakapag-ikot na sa buong mundo. Kaya hindi mo daw sila ikaw, tamang loko, sila sa mga pangit. Tignan mo naman siguro yung mga taste ko in girls. Bunny Paras. In the past. Bunny Paras. Bunny Paras. Hindi ko naman tinawagan. Janet McBride. Rian Ramos. Uy! Andy Manzano. Hoy, sinasabi ko lang, hindi ko naman tinawagan si Pocong na pangit, di ba? So, hindi ko alam kung hindi mo siya tinawag na pangit. Di ba? Ano yung sinabi mo ba sa kanya, in fairness, I can attest to that. Ako din, wala akong alala. Sinabi ko lang ang Wawawi, hindi sikat dahil kay Pocong. Sikat ang Wawawi dahil kay Willie Reville. Siya yung sa Josie, ano, totally different conversation eh. From Carlin Aguilar. Si Carlin yun. Sinabi ka mukha, tapos sabi lang ni Mona. Ako yun. Ay, sabi mo yun. May hawig palang angulo. Tapos sabi ni DJ mo, ah, si Pocong ba pwede maging beauty queen? Pero wala siya sinabi na pangit si Pocong. So, ito, Pocong pangit. Pangit talaga ang ugali mo ang sinasabi ko. Hindi. Ayun. Yung mukha up. Sexy si iba yung Pocua. Iba yung physical sa ugali. Up for diba? Debate na lang yung physical, pero at least kahit ngayon, dapat you know, you should always research first. It's the smart person thing to do. Ang dami man magtanong muna. Yeah, malaki naman ang fan base mo. So kung magagalit ka sa akin, marami talaga magagalit sa akin. But at least I can always have the truth on my side. That I didn't call you ugly, di naman, di ba, I didn't wala, say hindi naman tinawag ang pangit. At the only person na mukhang pangit dito is really your attitude, so. Teka muna, sa palagay ba si Poco makaka-apekto pa sa'yo? Sa dami na ang pinagdaanan mong bagyo. Diyos ko po. That's why I'm not worried. I'm smiling. Pero tinawagan niya din ako bakla. Oo, ano ka raw ba bakla? Puro babae raw ang pinapatulan mo. Imagine, bakla ako. Ang daming, di ba, ang daming lalaki na liling sa akin. So, bakla naman talaga ako. Ano ba po ako? Mga freshness. Mga freshness. Okay. Ang daming boys na liling sa akin. Speaking of freshness, babaki tayo. Let's go. Yeah! Okay. Yeah. Okay. 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 Ang ating mga ka-freshness, si Elsie Tumbiga. Ivy Gutiay. Gutiay. Ayusin mo yung pag, ano, appetito Ivy Gutiay. Gutiay. Okay. Ivy Gutiay. Cesar Magno. Sherry Trinidad. Mia Micaela Sinalubong. And last? Raymond Lakdaw. Okay. At meron pa tayo mga Fussy Cats. Oh, sina Jacqueline Abisado, Alex Laksamana, Kathy D. Jelly Rose Hipolito, Elsie Montejo, Rose Ann Martin, and Giselle Ribleza. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtutok sa Juicy. Sige, ito okay. Na po. Ito na mga ka-freshness. The biggest and most talked about talk show dito sa telebisyon. Ang kanyang host na si Ami Perez, of course, of Face to Face, ay lilipat na ba sa isang, sa kabilang network dahil sa malaking offer? Nako, hindi naman ako nasusurprise dito dahil syempre si Ami is a very, very good host and her show Face to Face talaga is such a... Sobrang sikat yung show na ito na air to twice in totoo. One day. So, si Ami ba may malaking offer lumipat sa isang network? Let's find out with Ami now. Ang uni talak serya on TV na Face to Face ni Ami Perez ay lalabas at magliribot na sa mga barangay sa Maynila starting this August para maghatid ng libreng spiritual and legal counseling at medical mission. Ibang experience na naman ito para kay Chang Ami ng Bayan. Ay mas happy kami at mas ano at mas excited kaming lahat kasi talagang gusto naming makita kung ano ba talaga yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan and eventually gusto namin talaga sana may mga government agencies
that would reach out to our show tapos para makipag-tie up sa amin para mas marami tayong matutulungan. Oo, itong pagpunta namin sa barangay, magsisimula kami kung hindi ako nagkakamali sa Santa Mesa, di ba? So, magkakaroon kami ng medical mission, andun din si Attorney Acosta, so kung meron silang mga kailangan na tulong when it comes to legal, nandun siya. Nandun ang mga kasama naming mga pare, andun ang mga kasamang doktor. Pa-dental din sa mga susunod na project. May dental, may tuli, lahat yan. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng ratings ng show, may detractors ng face-to-face. Nabulag pa rin at sinasabing scripted lamang ang mga talakayan sa pinakaaabangang show sa TV5. Hindi na ako magpapaliwanag pa, kundi inaanyayahan ko na lamang sila na magpunta sa studio sa TV5 at manood para makita nila mismo kung scripted nga ba o hindi. Kasi si Lord De Vera, sinulat na rin na yan. Nakisama na siya, naging sausawero na rin siya. Ganun din si Sean Yao. At nakita nila talaga kung gaano katotoo at kung gaano kahirap i-handle yung mga problema ng mga tao. Lately ay naging gulong-gulungan na para mahinto ang pagpailan lang ng TV5 sa ratings game. Bahagi di umano ng game plan ng ABS-CBN at GMA7 na hatakin sa kanilang bakuran ang TV host na namamayagpag sa TV5. Kaya may issue na inaalok na naman daw ng ABS-CBN ng isang show si Chang Ami. Is it true? Ha? Lately? Wala akong alam na ganon. Meron? Wala akong alam. I don't know. I'll ask Tito Boy about it, pero wala akong alam. Paano kung i-confirm ito ni Tito Boy? Masaya na ako kung anong ginagawa ko para sa face-to-face. Kayo mga ka-freshness, naaamoy nyo ba ang Diamonoy game plan na ito ng kabilang network? Ayan mga ka-freshness, si Ami Perez, isang maganda, matalino, talented. Lalo. Sobrang galing ni Ami Perez. Mm-hmm. So syempre, hindi kami nasyashock kung yung GMA or ABS or whatever network would try to remove her here from TV5. Pero maganda ng kanyang sagot. Oh. Maligaya na siya dito, yes, sa TV5. Isa siyang TV5 treasure dito sa... Oo naman, di ba? Yung face-to-face susugod sa mga barangay. Masaya yun. Naku, maraming problema yung barangay. Naku, ang sarap-sarap pala manood ng taping ng face-to-face. Grabe. May nakapanood ako one time. Wala akong sumisilip dito. Ano na ako sa audience? At tinanong din ako kung ano opinion. Last week, ang saya. Tsaka, in fairness to Chang Ami, kontrolado niya yung buong pag. Tsaka, hindi lang pati sa mga opinion niya, pati sa pag-isa ano ng boses. Napagaling niya talaga ang host. Pero pag nanonood ka para sa gilid, dapat alerto ka kasi may lumilipad ng mga tsinelas. Yes. Totoo pala yon, di ba? Talagang sa akin. Alam mo, ang dami nga nagtatanong sa akin kung ano lang daw ito, kung fake lang daw. Hindi talaga fake. Totoo po talaga yon. Kasi parang nagtataka sila na talagang sobrang... Ang mahahalata mo naman kapag scripted eh. Hindi spontaneous, di ba? Mga talent, so, mga totoong tao po yun. At nag-aaway talaga. Mm-hmm. Nagkakaroon lang talaga. At ang maganda doon, hindi naman sila pa nag-aaway. Nagkakaroon sila ng clarity sa ending. Magkabati man or hindi, at least. And the three na tagapayo is... Yes, totoo yan. Katulad ditong blind item. Yes, lagi yung sinasabi din ni Tito Joey De Leon na nanonood sa atin every Friday. Yes, Joey, hi. Pinabati niya ang face-to-face sa Eat Bulaga. Wow. So, ibig sabihin, Ami, number one ang face-to-face. Tama! Ang face-to-face parang juicy din. Si Shalala yung Hans Martel dito. Huwag niyo ako i-compare kay Vice Ganta. Wow! Di ka naman namin kino-compare. Di ka namin napanggit si Vice. Hindi, malay mo mabanggit. Maisip ko man lang. Okay. Mabigyan ng ideya. Yeah. Okay. Blind item. Ayan na. Sino itong young actor na piningot na piningot? Piningot talaga. Yung tenga mo ginanon. Ginanon talaga? Huwag mo naman gawin sa akin yung totoo. Pino. Huwag mo naman pagganon. Ano ba? Titigil ka ba o hindi? Kailangan mo mag-decision ka na ngayon. Kailangan mo magsalita na sila. Ano ka ba? Ano mo sabi? Magsalita saan? Saan yan? Sabi nung anak, Mami, tama na. Ayoko na. Ayoko na dito. Sabing ganun. Aalis na ako. Sa showbiz? Nasya kami. Sabi ko, saan pupunta itong batang ito? Ah, pinagsasalita ng nanay? Oo, tapos kasi ang gusto ng nanay magstay kasi may balak yata yung bata umalis. Eh, pinipingot siya sa harap namin. Nakaganon lang kami. Pag may ganun palang pangyayari, ikaw mismo mayaya. Talagang, alam mo yung bata, Mami, ayoko na, tama na. Tapos, gumano pa yung bata. Presensya na sa inyo, ha? Ano lang ang nanay ko, stress. Oh, ano naman sabi ng nanay? Tapos, tumingin sa amin yung nanay, bigla parang naluluha. Tapos sabi, kasi aalis na siya, sabi. Ayaw niya lang siguro umalis. Pero kaya lang yung
Ganun mo, pinigot-pigot. Sa harap ng maraming tao. Sa pisgi, ganun. Clue! Maka may nakitan siya. Hindi. Galing siya sa DOS. Inilaawa lang din ako sa kanya kasi parang namumutla siya, nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano sa amin e-explain.